Top 10 loving moments with my mother during pandemic. Number 1, massage. Gustong gusto ni nanay na imamasahi ko yung kanyang binte, pati yung likuran, pati yung ulo, lalo yung sa ulo, kinakamot ko bago siya matulog para siya ay mahimbing na makapagpahinga. Kahit sa tanghali at sa gabi, lalo na sa gabi. Sa pagod na naranasan niya sa pagpapalaki sa aming 8 anak, ay dapat lang bigyan natin ng kapahinga, magpakapagpahinga si nanay ng maayos sa pamamagitan ng massage. Dahil hindi naman pwedeng tumawag ako ng masahista, takotan nanay na magpapunta ng ibang tao dahil baka may COVID. Kaya napilitan akong mag-aral magmasahi at nasasarapan naman siya sa aking massage. Number 2, body scrub. Sa sangkatutak na liniment oil na Epicacent, Pau, Omega Painkiller na nailagay ko sa likod ni nanay at sa binte. Kapag minamasahi ko siya, ay nangangati ang kanyang buong katawan. Kaya kailangan, hihiluran ko siya. Tanda ko nung bata ako, hinihiluran ako ng nanay gamit ng buhay na bato. Talagang madiin na hihilot sa buong katawan ko yung para matanggal ang libag. Kaya naman, ngayong matanda na siya, kailangan ibigay natin din yung ginagawa ni nanay bilang paglilingkod natin sa ating magulang. Gawin din natin. Dahil nung bata tayo, inaalagaan tayo ng maayos. Ngayong matanda na sila, alagaan natin sila na parang baby rin. At isip pata na nga ng konti ang nanay. Number 3, maintenance medicine. Marami nang iniinom na gamot ang nanay dahil sa katandaan. So tuwing umaga, painumin ko siya ng kanyang vitamin Centrum. Pinapainom ko sa kanya kaya siya lumalakas. Siyempre, kasama yung gatas, nainom rin siya ng Ensure. Pampalakas, umaga at hapon. Amang gamot niya ay para sa puso ay clopidogrel, metformin 500 mg umaga, tanghali, gabi. Minsan pag inuubos, Solmux. Ano ba bang mga binibigay ko diyan? Amlodipine, dahil may high blood na rin si nanay, kaya laging dapat may gamot na handa. Kumpleto ako. Lahat. Meron na akong gamot sa sipon, lagnat, inhaler. Kaya nung Pasko, ang niregalo ko nga kay nanay ay isang set ng gamot saka yung mga liniment oil. Dahil kailangan niya. At siya ay sakitin na rin. Kaya alagaan natin ang nanay. Lalo't may sakit. Number 4, pagkain. Pakainin na natin ng masasarap na pagkain ng ating magulang. Dahil nung bata naman tayo ay talagang pinapakain tayo ng maayos. At minsan kapag ayaw natin kumain, pipilitin tayong kumain ng pakakainin tayo ng ating magulang. Ngayon, minsan ayaw kumain ni nanay. Kaya dapat pagpapasensyahan natin dahil matanda na sila. Kahit bawal, minsan pinapakain ko na. Hipon, paborito niya hipon. Sige lang. Number 5, ballroom dancing. Ito ang paborito ni nanay dahil nung medyo malakas pa rin naman nanay ngayon ng konti, ay nagbo-ballroom na yan. Pinayagan namin mag-ballroom dahil sa hirap na naranasan niya sa buhay, sa pagpapalaki sa amin, ay ngayon namang matanda na siya, hayaan natin makichika-chika sa mga senior citizen, mga kaibigan niya. Sumasaya siya kapag siya'y sumasayaw. Number 6, tuwing umaga ay naglalakad kami bilang exercise na rin siya at saka masinagan siya ng araw, sunshine. Naglalakad kami dito lang sa kalye namin, paikot-ikot lamang, pabalik-balik. At pag may nakitang kakilala, makikichika, tuwang-tuwa na siya doon. Chismisan-chismisa, mga kwentuhan, tuwang-tuwa nanay ko kahit paulit-ulit na kwentuhan. O, kailangan samahan natin. Dahil nung bata tayo, inaakay tayo ng ating magulang
para tayo matutong maglakad. Ngayon, akayin natin ang ating magulang kahit sila ay medyo mahina na, tayo magiging tungkod. Pero nanay ko masigla pa. Naunahan pa nga niya na akong maglakad. Number 7, gardening. Napakahilig ng nanay ko sa halaman. Hindi pa uso yung mga plantitas na yan, ay talaga namang marami ng halaman ang nanay. Nagtitinda pa nga yan ng bonggambilya nung bata pa kami, isa sa mga kinabubuhay namin noon. Kaya ngayong matanda na siya, mahilig na siya sa mga halaman. Kapag riregaluhan mo siya, regaluhan mo ng halaman, tuwang-tuwa yan. At kapag dinalo mo siya sa bahay, batiin mo ang kanyang mga malulusog na halaman, pero huwag kang hihingi at talagang mapapahiya ka kay nanay, hindi ka bibigyan ng kanyang halaman. Ang terrace namin ay ang dami ng halaman dito sa may gate. Halos wala na kaming madaanan sa aming munting bahay. Number 8, charity works. Dahil nga galing kami sa hirap, ang nanay ko ay mahilig talagang mabigay ng mga pagkain. Ang gagawin niya, nihingi sa mga kapatid kong mayayaman, hihingi ng mga delata, mga groceries, para maipamigay sa mahihirap. Kaya ngayong pandemic, naisipan namin na magbigay ulit si nanay ng mga konting tulong, konting pagkain, bigas at dilata sa mga kababaryo lang namin dito muna sa Baryo San Nicolas. Kahit kaunting tulong ay may pantawid sa gutom. Dahil matulungin talaga si nanay. Dahil laki sa hirap, alam niya kung paano maging mahirap. Number 9, pagtatapon ng ihi. Dahil sa gabi, si nanay ay nilalagyan ko na ng arinola kakatabi nung kama niya. Kailangan, meron doon. At ang arinola niya ay balde. Lumang balde. Binili ko ng bagong balde, ayaw gamitin. Dahil alam mo nang matatanda, masisinop sa gamit. Kaya yung luma ang gagamitin. Yan. Tuwing umaga, itatapon ko yung ihi niya. Hindi ako nandidiri dahil nanay ko siya. At pupunasan ko, tumatalsik-talsik pa yung ihi niya syempre. Pupunasan yung sahig sa umaga. Bakit sa balde umiihi? Kasi pag arinola, mahirap umupo. At hindi naman umupo ang nanay. Siya ay nakatayo dahil wala siyang panty kapag natutulog. Ganun talaga matatanda para maaliwalas ang kanyang pagtulog. Number 10, tatabihan ko si nanay sa pagtulog. Kapag tanghali, pag nag-aalauna na, nakapanood na siya ng television, inaantok na yan. Ganun, pag wala akong online class, ay tinatabihan ko siyang matulog. At dun yung bonding moments namin. Ang daming kwento ni nanay sa akin. Nung mga bata pa siya at nung papaano niya kami pinalaki at ang daming pangaral ni nanay. Gustong-gusto niya yan habang hinihilot ko yung kamay niya, pati yung ulo, hanggang siya ay makatulog. Dahil tinatabihan tayo ni nanay, inihili tayo, kaya ngayong matanda na siya, meme na inay, hanggang siya ay makatulog. Sa kabila ng pandemic, ay maaari tayong gumawa ng makabuluhang bagay sa loob mismo ng ating bahay. Isa nga rito ay ang paglilingkod sa ating magulang. Kahit ano pang profesyon ang marating natin o mga ambisyon natin, kapag sa magulang tayo dapat ay isang mabuting anak. Kaya ngayong pandemic, hindi naman tayo makalabas ng bahay basta-basta. Maglingkod tayo, magluto, mag-i-massage natin ng nanay natin, tulungan natin sa pagga-garden, makipagkwentuhan, kahit paulit-ulit ang kwento ng ating nanay o tatay,
makinig tayo, sabayan natin sa pagkakape. Dahil kapag dumating na yung normal na buhay natin o new normal, babalik na naman tayo sa opisina, sa paaralan. Hindi na natin matututukan. Alam nating mahal nating ating magulang, ang sa akin, ano yung tutok na pagmamahal? Idetalye natin. Kaya ikaw, kina-challenge kita ng gumawa ka rin ng top 10 loving moments with your mother or your with your parents o sa tatay o sa nanay. Simulan mo na ngayon.